I believe we have to give them the kind of honor that the parents deserve, our mother deserves, because we love her. Lahat ng nanay, mahal natin. Lahat ng nanay, the best nanay in the world. Nanay mo, nanay ko, nanay niya. Kahit ano pang sabihin mong background niya. Siya ang the best mother in the world. Ang ating mga ina ang nag-aalaga at humuhulma sa ating mga anak mula pagkabata hanggang pagtanda. Pero darating tayo sa punto ng ating mga buhay na tayo namang mga anak ang mag-aalaga sa ating mga ina. Katulad ng karanasan ni Josephine, siya ang bunso sa kanilang mga kapatid. Naging pinakamalambing at pinakamalapit sa kanilang ina. Na kinailangan din niya magsakripisyo nang unti-unti nang kinakain ng Alzheimer's at dementia ang kanyang ina. Ako po si Josephine Aseho Llorca. Si Mami yung totoong ilaw ng tahanan. Dahil kahit yung tatay ko, sa nanay ko rin humugot ng palagay ko ng lakas. Ang Mami ko, meron pa siyang organization. Siguro sa kanya ko nakuha yung pagka-JCs ko ngayon, yung pagka-leader, yung pagiging magiliw sa tao, yung hindi ka namimili ng kakausapin, mahirap mayaman, yung strength, courage, encouragement, sacrifices na ginawa niya, binigay niya sa amin, pagtuturo niya ng self-confidence. Sabi nga, we will not be who we are if not to our parents. I won't be who I am now if not to my mother. Ang nanay ko, masasabi ko, marami siyang mga wisdom na akala ko nung bata ko, kung ano lang yung mga sinasabi niyang mga wisdom na sabi niya kung anong may sinuksok, may hugutin, it's better to give than to receive. Pero yung pala, ma-apply mo yun dito pagka meron ka ng asawa o ano. Ay! Ma! Congratulations, anak. Sabi ko sa'yo eh, just believe in yourself and you will succeed. Ma, salamat palagi mong pinapalakas yung loob ko. Naalala ko tuloy man nung maliit ako. Lagi mong sinasabi sa akin na kailangan kong tumayo sa mga sarili kong paa, to defend myself, to be strong, at maganda ako. Maganda ka naman talaga, anak. Mana ka sa akin. Ma, ito talaga. Para sa'yo talaga to. Kasi ikaw talaga ang tunay na reyna. I love you, Ma. I love you too. Ang encouragement at suporta ng ina ang kompas ni Josephine sa buhay. At lalo pang pinatatag ang relasyon ni Josephine sa kanyang ina nang pumanaw ang kanilang ama. Composed ang mami ko. Hindi siya nag-freak out or what. Nung kailangan namin ng isang taong matibay, na isang taong malakas, na pangahawakan. Yun yung mama ko ng mga oras na yun. In-assure niya kami, ipaubayan na namin sa Diyos ang daddy namin. She will take care of us, despite mature na kaming lahat. Para makapagpahinga, pinag-ipunan ni Josephine ang pagpunta ng ina sa Australia kung saan nakatira ang kanyang kapatid. At dito nakahanap ang kanyang ina ng bagong pag-ibig na pumanaw rin pagkatapos ng 2 taon. Hindi nagtagal, unti-unti nag-deteriorate ang memory ng ina ni Josephine. Dahan-dahan, unti-unti nang nawawala yung memory niya. Tapos, paulit-ulit na lang yung sinasabi niya. And then, it was my sister tumawag sa akin na nawawala nga ang mami. Kuya, sa simbahan kaya sa loob? Baka nandun lang sa loob si mama. Anay, kaluwa po kayo dyan. Tapos pagdiretso po kayo, kaluwa lang po ulit kayo. Ma? Ma! 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 Ma, ba't ba kayo lumabas ng bahay? Saan namin kayo hinanap? Ay, Diyos ko, thank you, Lord. Talagang yung kapatid ko, ay aalis na siya, hindi siya umaalis. Pagka bubuhatin, talagang nakita ko ang sakripisyo ng kapatid ko. Talagang binuhat niya, talagang sinampan niya sa likodan niya para mabuhat niya lang ang nanay namin. Exhausting mag-alaga. Nakaka-drain ng energy. Bubuhatin mo, paliliguan mo,
Ang isang mahirap gawin, pag ganyan, dumating yung time sa parents nyo o whoever, mahirap yan mag-poop. Mabaho, hindi. Sabihin mo sa sarili mo, hindi. Nanay mo yun eh. Ayaw mo siyang masugatan. Kasi pag nasugatan siya, mahirap gamutin. Kakapagod, nakakatuwa na mag-alaga ng nanay. Walang reklamo si Josephine sa pag-aalaga sa kanyang ina. Pero marrying age na si Josephine ng mga panahong ito. At dumating sa puntong nasakripisyo ni Josephine ang sariling kaligayahan. But if we get married, you have to be with me in Turkey. Greg, I don't want to choose. But if you love me and understand me, you will not make me choose, Greg. You have to make a decision, Josephine. You cannot stay with her. I cannot stay here. I love you, Greg. But I cannot forgive myself if I leave her, especially now that she needs me the most. I'm sorry. Sa kasamaang palad, pumanaw din ang ina ni Josephine. But no regrets, dahil binigay ni Josephine ang lahat to be the best daughter ever. Ang isang prayer ko na lang, Mami. Alam mo yan, kung single pa rin akong mabubuhay, sana may mag-alaga din sa akin. Nang katulad ng pag-alaga ko sa'yo na hindi ako iiwanan hanggang sa huli. And keep watching over me. I love you so much, Mom. I miss you. I miss you so much. Alalahanin mo, kapatid kita at mamahalin kita habang buhay. Malayo man o malapit, nandito lang ako para alagaan ka. Manamahal kita, Josephine. Ang isang gusto kong pasalamatan, syempre lahat ng mga kapatid ko, si Kuya Kano, si Kuya Redo, si Ate Alice, si Joy, Owen, most of all, special, si Aning, si Ate Ana ko. Kasi siya yung talagang kasama ko na nag-alaga naman sa mami. Yung experience ko kay Aling Nita, nagbukas yun ng pintuan kung saan may tinatawag tayo na random act of kindness. Enjoy your parents while you still have them. Every day that you can. Hindi man perfecto sila. You have to remember, hindi ka rin perfect na anak. Give your best. Hindi natin kailangan gumawa ng extreme measures o magsakripisyo ng todo-todo para ipakita lang. Sabihin lang natin ng I love you every day. Solve na yung parents natin. Kung sa palagay mo hindi naging the best ang nanay mo sa'yo, kung nasaktan ka ng nanay mo o pinabayaan ka niya, mauna ka nang mag-sorry. Mauna ka nang magsabi ng I love you. Huwag nang alisin yung sana yung pride. Huwag mo nang antayin sa deathbed niya o sa huling hininga niya, saka mo lang yung sasabihin o pag wala na siya, sana. Dahil kay Josephine na nag-alaga sa kanyang inang si Carmen na may sakit na demensya, nagawa niyang tulungan ang ina ni Jonah na si Aling Nita nang minsan itong mawala at kinailangang hanapin. At dahil dito, mas lalong naintindihan ni Jonah ang struggles ng pagiging isang ina. Ito ang naging dahilan at naging daan para mabigyan niya ng emotional support si Gina, na siya namang naging guarantor ni Mary Jane nang minsan niyang kinailangang humingi ng tulong sa kanya. Iba't ibang mukha ng kababaihan na naglalarawan ng sakripisyo, dedikasyon at pagmamahal sa ating mga ina. Sabi nga nila, wala tayo sa mundong ito kung hindi dahil sa ating mga ina. Sila ang nagluwal sa atin at nag-alaga. Pero higit pa doon, sa kanila mga bisig tayo unang namulat kung paano magmahal. Sila ang nagturo sa atin kung paano maging matibay, maging matapang at maging mapagmahal. At ngayong Mother's Day, pasalamatan natin ang ating mga magulang, ang ating mga ina. Ibalik natin ang pagmamahal sa kanila at ipagpasalamat ang bawat araw na nakakasama natin sila. Ito po si Judy Ansata sa Gansilio. Lakwa, salamat, Kapamilya.